Magandang araw po. Welcome po sa ating Scientific Health Seminar. Bago pong lahat, gusto po naming ipaalam sa inyo na wala po kayong obligasyon dito. Ang pangalan po ng ating kumpanya ay Nature's Green Value Enterprises. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga latest discoveries and findings may kinalaman po sa mga incurable at irreversible diseases at tungkol sa free radicals. Kaya umpisahan na po natin. Ano po ba ang mga known diseases sa ngayon? Ito po ang ilan sa mga examples. SARS, AIDS, cancer, asthma, epilepsy, lupus, goiter, Ebola virus, ADHD, diabetes, arthritis, Parkinson's disease, ALS disease, hemorrhoids, hepatitis A to H, tuberculosis, heart disease, sudden infant death syndrome, sudden unexpected death syndrome, chronic fatigue syndrome, Chinese restaurant syndrome, sudden wealth syndrome, meningococcemia, dengue, and Kawasaki virus. Kapag tayo po ay nagpupunta sa ating mga doktor, ang inirereseta po sa atin ay antibiotics. Now, bakit po antibiotics? Dahil pinapatay po nila ang germs sa loob po ng ating katawan. Ito po ay nakabase sa germ theory. Ano po ba ang germ theory? Ito po ang paniniwala na 100% of all diseases ay said to be caused by germs. Ang mga example po ng germs ay bacteria, virus, fungus, at parasite. Para malaman po natin na ang sakit ay galing sa germs, kailangan po ito ay maging contagious, transferable, at communicable. Ayon po sa latest scientific research, 10% lang po ng lahat ng sakit ang galing sa germs at 90% naman po ang galing sa free radicals. Ngunit mas bagong research po ay 100% na po ng lahat ng sakit ay galing sa free radicals. Ano po ba ang free radicals? Ito po ang scientific meaning. Sila po ang mga extremely reactive and unstable chemical species having unpaired electron that reacts with body molecules. Nanggaling po sila sa mga internal at external sources. Ayon naman po sa layman's term or simpleng pakahuluganan, sila po ang toxic chemicals na pinoduce ng ating katawan during the process of metabolism, microbial killing, and biochemical reaction. Sa simpleng salita, sila po ang chemical terrorist sa loob po ng ating katawan that cause cell damage and leads to such diseases as cancer, diabetes, asthma, and the like. Pwede po nating ihalin tulad ang free radicals sa termites in wood or anise, rust in metals or kalawang, at pests in plants or mga peste sa halaman. Ang ating human body ay gawa po sa approximately 100 trillions of cells. Ibig sabihin, lahat po ng ating body parts ay gawa sa cells. Ito naman po ang basic construction ng human body. Ang cells po ay bumubuo ng tissues. At ang tissues, pag nagsama-sama na po, sila po ay bumubuo ng organs. At ang group of organs ay nagpo-form naman po ng group of systems. At syempre, ang group of systems naman po ang bumubuo naman sa ating human body.
Ang free radicals po or toxic chemicals, pag pumasok po sila sa ating katawan, sinisira po nila at dinadamage ang ating mga cells. Kapag nangyari po ito, ano po ang pwedeng maging kinalabasan? Siyempre, ang cells, magpo-form naman po ng mga damaged na tissues. Siyempre, ang mga damaged tissues, pag nagsama-sama, magpo-form naman sila ng mga damaged organs. At ang mga damaged organs, pag nagsama-sama, siyempre, ang mapo-form nila ay damaged systems. At dito na po lalabas ang ating mga sakit. Well, saan po ba natin makukuha ang mga free radicals? Ito po ang mga outside factors. Pollution, smoking, alcohol, drugs, radiation, preservatives, pesticides, and stress. So ngayon, ang level po ng free radical sa ating katawan ay lubhang mataas. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo pong lahat ay maaaring magkasakit. Lahat po ng klaseng sakit. Kaya ano naman po ang pag-asa natin laban sa mga ito? Introducing the Systemic Enzyme Therapy. Ang ginagawa po ng enzymes sa loob ng ating katawan ay taga-tunaw at taga-neutralize ng free radicals. Ito po ay i-convert nila sa H2O o tubig at ilalabas naman po sa pamamagitan ng urination, perspiration at stool. Pero ano po ba ang enzyme? Sila po ang protein carriers charged with energy at sila po ay nag-a-act as catalyst. Ang catalyst po ay nagpapabilis ng chemical reaction sa ating katawan. Saan po ba tayo makakuha ng enzyme? Dito lang po sa mga raw fruits and vegetables. Kailangan po ang mga ito ay hindi po niluto at hindi rin po hinog. Nadiskubre po namin ang enzyme sa green papaya. Ang tawag po dito ay papain. Tinatawag din po itong magic enzyme dahil nakakagaling po ito ng mga unknown diseases. Ang pineapple naman po ay meron naman pong bromelain. Ang ginagawa po niya, nililinis po niya ang veins at arteries sa ating katawan at nagsaserve as anti-inflammatory. Ang grapes naman po, meron po silang OPC or oligomeric proanthocyanidin na mahusay po na panlaban sa cancer. Ipinakikilala po namin sa inyo ang Bioenzyme Plus. Ang Bioenzyme Plus po ay enzyme supplement product na galing po sa variety of fruits such as papaya, pineapple, grapes, apple, guava, sugarcane extract at herbs. Ito po ay free radical scavenger, immunomodulator, nag-nourish po ng ating katawan, kinukumpleto ang food digestion at binabalance ang ating human body. Ito po ay all natural, dose dependent at may priority management. Ito po ay finormulate at dinevelop ng isang Filipino herbologist, phytotherapist, environmentalist, researcher, inventor, bio-naturopathy educator, systemic enzyme therapist, at doctor of humanities. Maraming salamat po sa panonood ng ating Scientific Health Seminar.